Mayong buntag mga kabataan, kabataan ng Pilipinas, nabigyan tayo ng kaming mga gagmayng bata, gasagikan sa Ginoo, ang pingi og higog maa, kay gitog yan mi kaninyo, kamong mga gagmayng bata, mga gasa mo sa Ginoo, kamong dagkong mga bata, mga gasa gihapon mo sa Ginoo. So before going forward, before we listen to our story, let us bow our head for a prayer. Our most gracious and kind loving Heavenly Father, bless us, Lord, as we'll be listening a wonderful story from the Lord Jesus Christ. Forgive us our sins, in Jesus' name we pray. Amen and amen. So I hope and pray that you are happy. Are you happy? Malipayon mo muna. Kaya may malipayon, may raise your hand. Maybe, tanaw na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1,000 kabuo kapilang teacher. 1,101. Down missions. Ah, magkanindota bibuhani, no? Hello sa inyo dyan, mga kabataan. Thank you so much for inviting me. Now, let's begin our story. Story is titled, The Forbidden Tree. Okay? So, ang ato ang story is all about the forbidden tree, no? Ang gibawal nga punuan. Gibawalan mo musakag punuan, no? Eh, usa matagal ta, mapiyag ta, baletong liog. Tagan kayo. Our world today are in danger, no? Si Duterte, gi-stop ni ang druga. Oh, pero ang uban, mo gihapon sa panguna-una. Oh, challenge na ko ni sa inyo, ha? Kinsa gani ang makapuno ni ana? Oh, kanang murag basket diha. Tagaan na ko one time. Punoon lang na ninyo. Okay? There are so much things, no? Tanawa din sa Pilipinas, so, bawal naman ang kanang druga, ang gisuyop, ang sabon na lang ang surf. Sabon na lang ang surf, ang ilang nga gisuyop ng uban, kaya wa may kapalit o computer, o nangitag TV nga guba, o niya, gitay panoog, kanang typewriter, yung nana niya. Nantay bagong sakyanan karon sa Pilipinas, no? Jet plane, 50 lang na ipamasahi mga bata, apil ang kabuhi niya na, no? Apil ang kabuhi. Iyon ng bata, wala akong masabi. Perting lipaya yung taon sa bata, no? So, please keep silence. Ilong niya, maminaw tag story, gikan sa atong Ginoo. No? Remember, the Bible is the basic information before leaving earth. Muna ang balaan niya kasulatan. So, you need to have your Bible every now and then so that you will always be informed of what will you do. Sa pagbata ka, pwede na ka magdala o balaang kasulatan. Your life plus Jesus equals change. Remember that. Your life plus Jesus equals change. Without Jesus, you will never be changed. Muna ka mo, na sige pangaway, wa pagyod na'y Ginoo. Kaya ang palaaway, si Satanas rin yun. Sige siya pangaway si Ginoo. Muna sige kag pangaway, dili ka iya si Ginoo. Dili, simple yun kayo na. Inanaran na kasimple. Jesus changed my life. Let Jesus change your life. Let's talk about in the Garden of Eden. There was the time that the world was so beautiful. Perting yung taong ninduta, no? Perting ninduta, perting ka beautiful ang mao nga kabukiran ug ang mga kalasangan. Perting ninduta, walay pagka green, walay pagka brown, no? Wala po'y pagkalaya. Wala po siya'y pagkatagag. Pertig yung ninduta sa maong mga the Garden of Eden. Adam and Eve started to eat the beautiful fruits. Oh, mga nindot kaayo ng mga prutas ang ilang kapakaon sa durian. Okay, ang durian, so no, may tunok. Mga sangkis, mga nindot, mga apple, ug ang mga grapes. No? So, there were also, pertig ko pa yung iba. Look at that picture. Eve was so beautiful. Oh, and Adam was so handsome. Pertig yung gapuhang Adam. Ay nalang mo o supak diya. Mauna yun na siya. And all the animals were friends. The dog and the cat were friends. They sleep together, they sit down, and they enjoy. Mauna siya. Oh, pertig nilang lipaya. Oh, pertig nilang lipaya, no? Ang wolf unya ang maong sheep, no? Mao na siya ang wolf ug ang sheep. Nag-join sila together pagka ninduta. They are best friends, no?
mao na ang kalibutan, no? Adam and Eve was so happy living in the Garden of Eden of God, no? The question is, why there are so much problem today? Bakit maraming problema? We have already children, eh, mga bata mo na, be happy ka mo, ha? Kamong mga bata nga naka-eskwela pa, kay there are children like this, oh, sa picture, nga problematic kayo, walay balay, walay inahan, walay man, niya kamo, simugsupak-supak sa inyong mga ginikanan, na, wad anjun mo ginikanan po, oh, simugsupak-supak, sikusoko, sigag mata, oh, rajug mga kurek, sikusoko, oh, pag mawala na Diyos mama, gisa may buhay ninyo, oh, munas, ya, ah, why so much problem, eh, mga bata, karoon mo na, happy kayo mo, kay kamo, ang pere, mga bata, nga sa diin na amoy ginikanan. Love your parents. Love your parents. Oh, tanawa ha? Problematic nga. Why ang mga grasses na na mga tunok? Oh, ang mga grasses, ang unsa pa, ang uban pag yung mga na na mga durian, na na tunok, ano kang nagakita mo ni, no? So, there are already typhoons, there are already problems and disasters in our world today. Dagana. Then ang mga wolf, mga isu na kayo. Perti ng isuga sa mga wolf. No, mo tanawa kanang mga isog diha, mga wolf mo, oh, nawang mga nawo mga wolf, okay, katong mga dili isog mo tingnan na ko, karnero, pero isog mga wolf, kanang mga wolf na, kado na, no, daghan nag mga bata ang nagsakit tungod sa mga kahintang sa atong kalibutan. Doon na po yung mga classmates mag-away-away, mga kurik mag-away-away, mag-lalis, mag-grupo-grupo. Oh, it's not a good idea. Dili na sa idea sa Ginoo. Idea na siya ni Satanas. Kaya na mag-grupo-grupo. Ay, dili lang tayo. Ayun, nagpila na siya. Kita lang mag-prince-prince na niya. Iya na siya. Wa na. Kaya lang sa Ginoo, all of us are friends. Ikan sa gagmang bata, padulong sa mga dagko. All of us are friends, no? Kita ang managigala. Oh, kita ang managigala. So our world today was very different in the time of Garden of Eden. Tanawa. Nindot ka sa Garden of Eden. When sin came in, ingunani na ang atong kalibutan karon. Kita na to diyan. Lako kayo og kalainan. No? It all started with an angel named Gabriel. Oh, no, Lucifer. Ang ngalan niya is Lucifer. Nga ang iyang gusto mga bata nga maparehas siya ni Jesus. O muna ka ng mga bata nga magsupak-supak sa ginikanan, gusto na po na mahimong ginikanan. O tanawa di, mabunalan yung kadya. O, pupunay na itabo ni Lucifer. Imbis mo tahod sa kan Jesus, gusto siya mahimo parehas kan Jesus na ay kumbiyan sa bata. Kung iyon na mong batasan, isug-isug kasi mo mama, isug pa kasi mo mama, mura na kag si Lucifer yan. O muna ayo pag isug-isug diya. No? He wants to become like God. Gusto siyang maparehas sa Ginoo. Pero he is just a creature. He is not the creator. Ha? Hindi mo siya creator. Muna ka mo, anak pa mo ron, dili po mong ikanan. So, you need to obey. Obey rin mo. Ha? So, he gathered. O, muna niya kung gingong ganiya. O, itawag din mga NGTJ. Mga chismusa, mga libakira niya. Una, mga espiritu ng Satanas na. Hindi na konsulti mo. Nagay mo ni Satanas. Hindi na konsulti sinuha. Kabalo mo si Jesus. Gidaot niya si Jesus. Maka nang gapang daot, iya lagi na ni Satanas na. Maka nang gapang daot na. Oh. Revelation 12:7. There was war in heaven. Michael representing Jesus Christ fought against the dragon representing Lucifer. Oh, lado na niaway mo. But Jesus won the battle. Okay? Si Ginoong Jesus, nakadaog mga bata. Oh, nakadaog si Jesus Christ. Kay buutan mo kay Jesus Christ. Mga kanang di mga buutan, di yung kakadaog yun. Di yung nakadaog. But Lucifer was a loser. Nahimo siyang loser mga bata. And then from angel, he turned into a terrible Satan. Kanang mga bata, di nga yun mong kumpiyansa mga bata, mong supak-supak. Imbis mo na pagkatao ninyo, gingnan mo, uy, anghel sa panimalay. Na, supakiron mang kaayo, gayon makigulo, kasabaan naman si mamang papa, wala na may respeto, di mo respeto kang teacher, magsingit-singit naman sa classroom, huwag magdagan-dagan, gayon makigulo, di maminaw, di magmujul, di mag-answer. Allah, delikado ka. From angel, you will turn into Satan. Pagka-delikado ka na, no?
oh kadi na magamu ubay. Oh tanawa. Revelation 12 verse 9, that old serpent called the devil and Satan was cast out into the earth. Oh, he was cast out into the earth. So gilabay sa diri sa atuang kalibutan, okay? And Revelation 12 verse 9, and his angels were cast out with him together with the angels. Those angels who listened to Lucifer turned into Satan. So the world was so perfect before, but when sa diha nga nisulod ang kuan, mura nang nagkalayo ang kalibutan. Nanay away-away, nanay suku-suku, nanay luod-luod, nanay po'y luod, luod kay batasan. Oh, ayaw yung nana, ha? Kidi na makasaka sa langit mga bata. Why? Why? Because of the forbidden tree. It all started in the forbidden tree. Adam and Eve was given a warning. Gitagaan sa warning nga ayaw yun mugduol diha. Pero sa initabo, disobedience brings unhappiness. Tanawara. Nag-disobey man sila mga bata. Di, diwa sila nalipay. Ikaw, di po ka mag-obey. Di, yung ka malipay. No? And Satan used the serpent. Ha? Gamit niya ang maubitin. Lari, maubitin. Ang delikaduan ang maubitin na. Gamit niya ang bitin. Kaya ang bitin sa una mga bata, mao ang pinakanindot na binuhat sa Diyos. Mulupad ang bitin sa una. Fly high, butterfly. Fly high, butterfly. Genesis 3 verse 6, naging on. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes. Uy, nikuha si iba. Kaon siya. And then, that was the starting point. Satan tried to hammer our head. Ano, mag-disobedient ganita. Murang yutag, nagpaduktok ng Satan na sana. Oh, sige, birahe, nagmayo na mong classmate. Away, nagmayo mo, sige, pagpabugoy yun. Ayun, pagpaminaw ka, teacher. Ay, yun, pagpaminaw sa mga kanan. Hala, sige ba? Dok-dok na, instantness ng mga ulo. Hala. Di ka mudukol kan Jesus, di ka mga ipasaylo. Na, para nandili ka doon mga bata. He also gave it to her husband. Uy, guwapa, mga siba, nagkaon. Sige ko na nga, ibuli nang ikaon, iba, nung isa namang kaiba. Nung isa na iba namang kasi lahat. Uy, mahimo, ikaon niya po niya. Uy, when they started to eat the fruit, oh, they noticed that they are all naked. Hubo sila. They started, oh, what's that? Uy, they started to shock. After shock, wah! And they started to run. They hide into the leaves. And lagos la Jesus Christ. And hilak si Jesus. Perting hilaka ni Jesus in tawad. No? Perting hilaka in tawad ni Jesus. Muna, every time may mukhang sakit, mag-doubt kasi mo classmate, mag-doubt kasi mag-disobey ka, mga bata, muhilak si Jesus. Manakit ka, muhilak si Jesus. Oh, tanawa ang sinitabo, nagkapubre na ang atong kalibutan. Naghanak kayo ang mga sakit, no? Na atong nakita karon. But Jesus was born to save us. Ha? Jesus was born to save us. Romans 16:3, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. So if you want to have life, come to Jesus. Ayaw sige pangaway, ay sige pabadlong, ay sige disobey. Ha? Jesus died for you little children. Ah, nagpakamatay si Jesus sa imo, ha? Dapat malipay ka. Dapat magsadya ka. Di ka si pangaway, di ka si panglipag, di ka si panglipag, di ka si grupo-grupo. Ha? Para lang madaot imong friend. Di na pwede na. Kay iyan ni Satanas. Jesus gathered all the people to be saved. But Satan will scatter them. Ah, pagbantay na. Basta ganun magbuwag-buwag na. Nanay mga grupo-grupo, iyan na ni Satanas. Pero i-gather tanan, Jesus covers you. He covers you with His love. He covers you with His presence. He covers you with His power. Ha? He covers you with His power. And Satan got angry. Suku kay siya niya na. Di siya ganahan na ang bata maluwas. Gusto niya nga wala bata maluwas. So kung ikaw, di po ka ganahan, ha? Dali kay kang bingwito ni Satanas. Pagbantay, ha? The wages are memory verse. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Muna ang atong
Memory verse. Memory verse. Remember mga kabataan? Sin hurts me, but Jesus loves me. Ano na, ah? Ang Ginoo mao ang nagigugma kanimo, pero gusto kang masakitan, magsige kag pagkasalaan na, masakitan yun ka. Ha? Kung ayaw mo masaktan, huwag kang gumawa ng kasalanan. No? Oh, how we love niya kanta. Jesus died for our... Sumbay! Ha? I can't hear. Jesus died for our... Yes. Sins. Good. Bright mo din mo day. Jesus died on... Ah! Yes. Bright tagin niyo eh. Cross. Dili, Calvary. Dito cross lang. Ah. Place mo ng Calvary. Jesus died so that we can have eternal... Hinay man. Eternal! Ay, bright day light. Mga bright din mo, no? So, Jesus will come soon for you and me. Pagbinuotan. Pagpa-obedient, mga bata. Ha? Jesus wants to have little children in heaven. Ganahan siya nga, dagag bata sa langit. Oh, managko naman dito, pero ganahan siya nga, bata pa kadri, padung na ka sa langit. Wala makagapangaway, gilab man ni mong ito. Everybody gilab. Oh, di duta na. You will be in heaven. So, you know this song? Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus, amen. Ah, invite ang mga bata si Jesus before ka mag-sleep. Lord, come into my heart. Pag matas buntag, Lord, come into my heart. Pag ulos balay, Lord, come into my heart. Para mabuutan ka. Because Jesus wants you to be in heaven. Pag di ka mabuutan, Satan will clap his hands. Because he will welcome you in hell. Na dito kasi impirno ng trabaho. Okay? So, Jesus wants to play with you. Do you want to play with Jesus? Kaysa biga na mag-play kay Jesus, baby. Kung tanawang mayo. Okay, 1, 2, 3, 4. Uy, 2,000 naman kabukok. Gana naman yung down ni Nigay. Luswil, 2,000. So, gusto ni Jesus maluwas na. He wants to play with us, mga kabataan. So, it's for us to choose whether to give your life to Satan or will you give your life to Jesus. Who am you wants to give your life to Satan? Maybe. 1, 2, 3, 4. Uy, naapot yun. Dapat ganaan na. Buna ko, who among you wants to give your life to Satan? Ay, very good. Nasiruhan si Satanas. Siro siya. Who among you wants to give your life to Jesus? Sakadyo, kamang sakadyo. Ayun ang anak, tunga-tunga. Sakadyo. Hansapyot ka na. Kana, mga bata. Uy, pagkanindota ka. Ayaw kita. Ginako ang kinder to. O, to kapagin ang grade 6. O, hansapyot niya. O, tulo na yung luha. O, nalipay na siya. O, papay grade 5 o nga bugoy kayo o nga sige rin pangudigs o uy gusto nila sa mangudigs mangupian lang o if you want to give your life to Jesus give it now yatag na nakaroon ma-pray na ikaw before o after ano ba ha mag-ampo ka sa atong Ginoo. Remember sin hurts me but Jesus loves me. Kung ayaw mong masaktan huwag kang gumawa ng kasalanan. Simple ang life mga bata. Ayaw sigig pangaway para malipayon ka permanente. Ay sigig pang bully. Ay sigig pang malikas. Oh, ay sigig pabuyag. Be obedient kung gusto ka matug langit, ha? So Jesus wants to give his heart to you. Will you accept the heart of Jesus today, mga kabataan? If you accept, then God is offering his heart to you. I have already accepted Jesus in my life. Will you accept Jesus in your life today? I hope and pray, accept Him with all power. Do you need me? Ask the Lord, our God. May the Lord will bless us. Have a blessed morning to everybody. Hooray! Mga kabataan, see you in heaven when Christ will come.